hirap. Cloud 4. Medyo nawala tayo dyan. Person Pakwan, do sorry po na lang to for the experts. Ako si Doggy for the Kaja and Pat for the Akai. Nabasa ko dito, no? Ikaw host sa tanghali, caster sa hapon. May nabasa ako. Caster sa hapon, trust talker sa gabi. Wrecker talaga, guys. Yan, shoutout sa inyo. I love you all. Pero pasok na tayo into the land of Dawn. 0-1 ang standing natin in favor of Signal Ultra. Tignan natin kung makakabawi pa nga ba sina Boss Doggy sa laban na to. Tignan natin, Maring Athena, no? Kasi ito, I think magkakaroon naman tayo ng invasion. Most likely, coming from Signal Ultra dito sa bottom lane. Pero na-secure dito ni Supak Wambo ang kanyang Orange Buff, but then the first blood was given to that Natalia. Kahit na-secure yung purple buff dito, pinetis pa rin naman kasi dito. Pero nakita dito nila ako si Doggy. Oh my gosh, look at the double kill na flicker in pa nga dito si Akasu Doggy. Sila time? Kumpuni si Toast Jin. Toast Jin doon, taking down two enemies, giving the lead to Signal Ultra. Napakaganda na pinapakita nilang performance. Talagang I think ayaw nilang bigyan ng game 3, ayaw nilang pag-email si Ginoong Valdez. Oh, hindi pa na, ano, hindi pa nare-read yung email na sinandito ni Ginoong Valdez. Pero look at the top lane pa rin day lock. Sorry, follow lang to versus Rhea. Match na match yung ano muna nila dito, damage. And then, secured na rin nila dito yung mga jungle buff, or I mean dito yung mga jungle monsters natin. Parin Baymax, ano sa tingin mo yung magiging key dito para for the Wild Drifters na makakomeback for a 1-1 score? Si Doggy ang kailangan nila rito, no? The right pick off. It's either Lancel or si Toast Jin yung kunin niya with the ultimate, no? Ayun na nga magiging pinaka-problema kasi nila dito, eh. Na maka-assassinate na maka-assassinate yung Natalia, makaipon na naman ng gold tulad na nangyari kanina kasi yung pinaka-naging problema nila. Pero I think kanina nag-work na, napinilit talaga ni paring ako si Doggy na mapitas dito si Natalia, doing a great job. Pero dito sa may bandang middle lane, nakakaramdam ako ng another clash. Medyo magulo lang dito si Direk, paring Direk. Uy! Nako, paring Toast Jin taking down another kill, and that is going to be ako si Doggy and Sumpak Wang. Do 1-4 tayo. Ang ganda ng ginagawa dito ng Signal Ultra with the way Atlas moves. Talagang ano yung calculated. Yes, yun yung tawag, yung tamang salita doon. Debated, calculated, pero parang Baymax, mukhang narinig tayo dito. Sabi ni parang Toast Jin, ah, pinagpaplanuhan niyo ako, ah, ikaw Kaja, ikaw nga pitasin ko. Binaligtad niya ang bola. Yes, and dito naman sa top lane, nagmamamaan yung dalawa nating fighter. Pero Signal Ultra taking down the red buff once again dito sa bottom lane. Hindi makahawak ng kompletong buff yung Cloud natin dito. Nahihirapan. 1,500 gold di tayo in favor of Signal Ultra. Pero na right now, the turtle is up for grabs and is being waiting to be taken. Pero eto, tamang ultimate lang ang ginawa dito. Lance Lep, nagkakalagahan dito sa loob. Pero naiwan sa labas yung ating X-Borg. Esmeralda with the Falling Star Moon, sinusunog dito sa paring Black. Look at Rhea. Talagang naipit sa gilid, Ricardo ngayon yung kalagayan niya. Baka madalas sa loob ng turret. Look at the RKO sa amang na membro ng Wild Drifters. Triple kill si paring Hades. Hindi pa tapos, and that is going to be a Maniac. 3 minutes into the game. Guys, ganon katinde. Si paring Black gumamit ng Atlas. Talaga namang RKO sa lima. Oh my gosh, look at that paring Baymax. Dahil sa ginawa niya yung triangle offense, nag-pay off pa ka. Mukhang makakabonus pa nga sila dito ng turtle buff na binibigay nila kay Hades. Early into this game pa lang, wala pa tayo sa 5-minute mark. Pero look at that paring Baymax. Nakabuo na agad ng Raptor Machere dito. At with a 3,000 gold for that Hades, with the Bounty Hunter 401 KDA, I think this will be a great problem, a headache for Wild Drifters. Yes, that is indeed going to be a headache kasi bukod kay Hades, si Toast Jin almost having the heptasis right now. Can one hit combo a Cloud? Pero ito yung RKO natin, I think nagkamali ng tinalsikan. Pero Imba DJ still alive, binhabol ni Doggy. Doggy still very aggressive, pero mapapa-flicker na pinitan. One kalahati yung buhay. Black na iwan dun sa loob, laban sa apat. Papipinitan tumakbo, pero the stun is there. There's no coming from X-Boy. Just Insanity will be there to secure that kill. And that is going to be a 1-4-2 in favor of Signal Ultra. Hades still on the go, hinahabol pa rin. Van, ang ganda ng ginawa dito. Ultimate, delikado sa paring Hades. Pinipili tumakbo, pero may ipit. The ultimate has been cancelled. Shutdown, galing kay paring Tira. And I think that is a good shotgun coming from Wild Drifters, ha. Pero dito si Toast Jin, mukhang tinatarget dito si Akaw, si Doggy. Pero simply,
backing away na lang din naman dahil si Zareya. Sorry po lang to. Nagsasorry na nga yung tao. Hindi pa rin pinatawa ni paring Rhea. Pero ba nakita dito si paring Rhea? And Rhea no, may problem na nga yata dito. Pero Rhea sa follow-up. Enough for him to back away. At nandito na nga yung follow-up. Dito yung mga rest po niya kumbaga. Diba? Grabe. Binubuli niya pala. Oh, andito na kami. Yun yung mga kuya niya kumbaga. Tinawag eh. Tinawag eh. Pinabuli ako ng mga to. Ah, ganun pala. Oh. Tara dito. Bigla nag-back away na nga. Naku, nayari. Here comes Blanc. Kala ko, another engagement na naman. Pero wala muna pakiramdaman. Wala muna ganap. Pakiramdaman lang muna. Magkabilang team natin dito. 4-11 tayo mating Athena. In favor of Signal Ultra. The turtle is going to bow up once again. 2 seconds left. Ayan, buhay na yung turtle natin. Tignan natin magkakaroon tayo ng contest. Tira dito might be doing a very wrong decision kung magpe-face check siya. Pero uy, nagawang pa siya ni Imba DJ, no? Oh my gosh, para Blanc dito nakita nila securing the turtle buff na wala pa contest na naganap. The information that Tuchin is giving is really paying off for the side of Signal Ultra. Kasi makikita nga rin dito, Wild Drifters, hindi sila makapag-push, hindi sila makapalabas agad-agad. Kasi ang kulit eh. Na kahit saan sila mapunta, nai-spotan sila. And then, yung pag-pick up nila, hindi pa nila nakukuha yung right na templa pa rin din. Hindi pa yes, nila nakikita yung dapat na i-burst down nila dito. And look at that gold need, 13,000 versus 18,000 for the side of Single Ultra. Item check na tayo saglit. Gusto ko lang masilip yung item dito nung Claude natin na si Sumpak Wang Duno. Kasi nahawakan niya uli yung Claude. Pero ano tayo, 6 minutes, almost 7 minutes into the game. Wala pa siyang Demon Hunter Sword. No, Nimble Ayan. Blade pa lang rin. Medyo hirap yata siyang maka-item dito laban sa Lancelot. Kasi tignan mo ha, yung item ng Natalia, which is a roaming character, 4,000, mas malaki pa dun sa ano, sa gold ng Claude, which is nagle-laning. No? Ganon kalaki yung kalamangan ng Signal Ultra dito. Pero ito na naman, at KO sa dalawa, yung pasok ng Lancelot, look at the damage na binitawan dito, umiikot. Nako, napapasok si Blanc, di pa tapos yung bakbakan. Van, tapos yung Hurricane Dance, pero disengage muna, Signal Ultra. 1-0 yon in favor of Wild Drifters, no? Medyo napaganda yung ginawa nila doon, no? Nahuli nila yung si Blanc, napasok nila sa loob. This is the pick-off that Wild Drifter needs para ma-turn around nila yung game na to. Pero dito nakita mo naman, sabay-sabay yung pag-teleport yun sa may bush na yun. Kung may isang nag-bush check doon, sure kill yun para minimax. Pero makikita natin dito, the purple buff, dine-deny naman nila ulit dito. Pero na-secure pa rin yung Sumpak-1-2 with the retribution. Yung mga pickups na gano'n na pa isa-isa with the Hurricane Dance sa hingit at papasok doon sa tore, goods yun eh. Tapos malaking bagay. Tayo, isipin tayo, the targeting system, pag-isipan natin yung decision-making, yung shot calls na dito, they have to regroup. Yes, napakalaking bagay, no, nabulol pa ako ng konti, napakalaking bagay ng isang pick-off sa kalagayan niya ng Wild Drifters na medyo behind na behind sila in terms of gold. And speaking of in terms of gold, another gold ang makukuha dito ng Signal Ultra with the third turtle, I think, or second turtle, no? Sa nakuha nila. Third turtle, yes, na-secure na naman nila, no? And is now waiting for the Lord na lang, I think, for another advancement. Mga push nila rito. Look at that, no? Nahihirapan ngayon yung Wild Drifters, Maring Athena, na pumili kung saan yung dedepensahan nila, especially right now. Hindi kasi sila rin pwede lumabas basta-basta dito, Palm Bay. Max, kaya pita si katulad yan. Nag-boost check si Van, pero alanganin agad yung buhay niya. Here comes left naman. Medyo aggressive place. Delikado yung ligay ni Xbox dito, pero Last Insanity will be activated just to save himself from death, which is actually good, no? Kasi ano naman eh, malapit lang naman yung base, pwede ulit siyang kumuha ng armor safely, no? Yes. Yung Viraga armor niya dito, pero makikita na rin para may Max. Look at the position of the Natalia. Inaantay niya talaga eh. Inaantay niya kung si Sorry Polo lang to mostly nagbo-boost check yan or etong si ako si Donkey. Saglit na saglit i-burst down. Kasi makikita kasi natin, alanganin yung positioning eh. Yung lane, yung map control, yung pressure is really there. And then, the denying of buff, pero the RKO, look at that. Nakita si pa yung dapat mamimake off sa side si Dogi. Si Dogi pa yung nawala. So I think medyo mahihirapan sila. Here comes Toast din. Pumasok. Pero BMI out lang yung tropa natin si Claude. Hurricane Dance dito sa isa pa rin ban. Hindi alam yung gagawin ng mga kasama. Calling Starmon and the Last Insanity has been activated. Pero look at the HP of Tira. Talaga masasagdutin lang siya ni paring Hades in Howl's paring ban. Mapapatalon palayo. Pero hahabulin ba ni Ate Rhea? Paring Rhea, hindi.
Blanc goes still. Mahabol ang loob. Hades as well. Look at the damage they will be taking. The third inhibitor turret dito sa mid lane natin para nahila sa loob ni parang Doggy. Yung tropa natin na si Rhea. And he will fall down once again. 1-4-2 tayo in favor of Signal Ultra. We cannot sugarcoat kung anong nangyayari dito parang Bitmax. Tama ba? Pero sa nakikita ko kasi dito, they really have to go back to the basics. Hindi nila kailangan asimin dito. Kasi kanina nakita mo, nag-blazing duet si Supak Wangdu, pero ganun siya kabilis na pitas din. Wala yung likot yung BMI dito ni Claude. Kahit na sila sana may potential for the ano isolation play kumpla. Pero look at the damage, the items na nakukuha na dito with the side of Signal Ultra. The Lord is up for grabs. Hindi makalabas. They wala yata ang contest? They need to find a window opportunity parang Bitmax. Nako, eto na. Nako, sinusubukan yata ang matahan ni paring Akai. Pero delikado yung ginagawa niya. Especially ngayon na wala siyang kasama dito. Nakita na nga siya ni Imba DJ and wala na siyang magagawa kundi tumakbo na lang pa uwi. Pero ang top side naman tayo, pinipilit siya mag-split push ni Natalia, no? Para lang siya yung tignan dito ng miyembro ng Wild Drifters, no? Para nga naman hindi mapansin na naglo-lord sila. Pero here comes the initiate from Signal Ultra. Nagpaparamdam na si Blanc. Guys, si Blanc talaga yung pinaka-key initiator dito eh. No? Para manalo yung Signal Ultra. Yung RKO niya on point, no? Yung pag-rebound-rebound. Mm-hmm. Parang ganun. Pero Van, ha? Boost check, naramdaman niya nandun si Tuschin. Uy, di nag-connect yung Thousand Founder niya dun, ha? Mm-hmm. Saka yung blender niya. Pero tignan natin Lord dito, man. Saan yung Lord natin? Na yung Lord natin sa middle lane para may Max. Oh, eto and na, the Lord. And they are trying to clear the minion wave. Lord, nandito na sa middle lane. Papasok na ng base. Ng Wild Rift. Eto, Atlas! Ayan, RKO sa dalawa. Medyo na paagay yung kanyang Purifier. Hades will be taking that healing spray. Van, ang ganda ng inipit na dapat sa gilid. Pero look at the Lord marching into their base. Delikado yung kalagayan nila ngayon. Hindi sila makalabas doon. Inistikeran sa mukha.